Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Aaron Funa, and your channel mo, Amelita Gaban. Channel. Yeah, kumakain kami ng ice cream. So, habang pinag-uusapan namin yung November 29. Yes. Wow, November 29. Ano ba yung mangyayari ng ano ng November 29? November 29 ba? Pero expected na lalabas daw yung licensure examination. This November or December mga results. So, para sa mga nag-take ng September. Ah. Basta September, 2019. Tapos if you're lucky enough, if you're lucky enough then you can check your name sa PRC website. At siguro, ang advice ko lang, kapag lumabas na yung result, di ba, Ma'am Ami? Pag lumabas na yung result, huwag na muna kayong pumunta sa PRC website kasi mag-aano yun. Kumbaga, maraming kumitin yun. Kaya, kumbaga, parang nagkakaroon ng traffic sa... Ngayon lang, may mag-post ng pangalan. Pati sa website, may traffic? Yes. Akala ko sa EDSA lang. Hindi. Pati sa website. Alam mo naman, Philippines tayo. Okay. Yun, magkakaroon ng ano ng web traffic tapos hindi kayo makakapasok sa website. Ma-frustrate lang kayo kasi imbes na makita niyo na yung pangalan niyo sa ano. Pero may mga reliable naman ng mga website, ng mga mirror website like Summit Express. Nagpo-post na din sila ng mga results. Basta titingnan niyo lang kasi 'di ba, Ma'am Dare, as per experience. Titingnan niyo kung secondary or elementary. Oo, actually nangyari yan. Nangyari daw kay Ma'am Dare na kaya akala niya ano eh. Nag-teary-eyed na ako kasi akala niya ko wala yung pangalan ko. Only to find, ay, elementary eh. Yun, yun yung titingnan niyo muna. Paano yung teary-eyed? Ganun. Tapos hinanapin niyo sa letter ng apelido niyo, wag sa first name niyo ha. Kasi akala niyo hala, walang Lemuel. Yung pala, Deramon pala yung una. Surname palagi yan. Tapos, titingnan nyo na yung, iti-check nyo yung number nyo. Palagi nyo yung tatandaan kung anong sequence number kayo. Kasi yun yung magiging reference nyo dun sa PRC. Kapag pag nag-online kayo, and at the same time, pag pumunta kayo dun mismo sa PRC. Okay, after that. Okay yan, i-recheck nyo yung pangalan nyo kung nandun talaga sa PRC website days after. Kasi baka ano. O di ba may mga instances na kapangalan mo, iba lang pala yung middle name. Huwag ka na mag-assume, meron ganyan. Meron ganyan. Huwag kang mag-assume agad, napasado ka na, titingnan mo muna yung middle name. Kasi yung middle name, kompleto naman. Kompleto naman eh. Kompleto naman yung middle name. Talagang middle name, yung middle initial. This is brought to you by... This is brought to you by... Yung line, baka na lang. Okay. Tapos, after nila makita, di ba, ako nakita ko na pag-scroll ko, my gosh, pasado! Ano lang gagawin ko? Mag-react ka muna. Sabihin ko muna, paano yung react? Paano yung react ka, Mami? Yan lang, ganun lang. Ganun na. Talagang yung back club. Kasi alam ko lang, pasado ako din. Wow! Confident sa confident! Basta surprise ko ng mga dalawang seconds. Okay na, okay. Walang review yun, di ba, Mami? Walang review, okay, walang review center. Alam ko naman na pasado ako. Nakatipid din ng ilang thousands. Wala ko review center. Pero wow. Ang magandang ano daw, review center yung matakot ka, kabahan ko na, Carmelita. Carmelita. Halos lahat doon ang nag-review ng mga MAPI majors, halos lahat doon kapasado. Kasi nga, ano? Wala akong review center. I review in my own. So, anong sikreto mo, Mama Ami? Wala kang review center. Anong ginawa mo? Read. Yun lang. Magbasa ng kahit na ano. Magbasa. Kahit ano lang yung binabasa. Kahit ano lang binabasa? Hindi. Anything under the sun? Lalo na yung books sa college. Yung mga books ninyo, basahin ninyo lahat lang. Nandun lahat yun. Tapos yung Magna Carta for teacher is very important. Babasahin nyo talaga siya. Ayun. Last factor yung may mga major. Pukusan yung major kasi nandun talaga lahat ng sagot. Pukusan niya daw. I-focus. After that, ang susunod na gagawin ay titingnan sa website ng PRC kung anong ano yung schedule. Di ba may schedule pagpunta sa PRC? Hindi ka basta-basta pupunta sa PRC nang hindi ka naka-schedule kasi baka anuhin ka doon, baka sabihin sa iyo, letter D na ba ngayon? Letter. Yes, diba? May schedule pala. Letter A niya yan, ngayon. So magtanong muna kayo sa PRC bago ka pumunta para hindi masayang pamasahin. Tapos mag-online muna before pumunta doon sa PRC. Dapat may alam, may appointment, diba? At ano yun na lang, tingnan nyo na lang yung ibang YouTube video kung paano mag-online sa PRC. Okay. Magli-link ka ba? YouTube video. Okay, next. Ano ba? Nakita na nila. Oo, pasado na sila. Ano yung ma-advise ninyo? Hindi pa naman. Ano ang kalagayahan nila dyan? Hindi pa tapos?
Diba? Ang dami pa pagdadaan. Akala, di ba pwede mag-celebrate muna? Mag-celebrate? Natakot. Mag-celebrate muna. Oo, huwag naman natin, ano, pakabahin yung muna. Oo. Ano, pero, siyempre. Parang bilisa din, siguro din sa hairpost. Ano daw? Ranking niya. So, pagkatapos, ano yung advice ninyo? Magpaparanking na. Dapat. Dapat prepared. Ha? Before ka, or habang nagpre-prepare ka for your LET exam dati, dapat nagte-training ka na sa TESDA or kung ano-anong mga training na yung na-attend mo kasi very important sa mga yung training sa ranking ngayon. Kahit na 5 days na training, minimum ata ng 5 days or 10. 10 ba? Oh, 10. Oh, imagine that. Maghahanap ka ng training na 10. Kahit magaling ka minsan, hindi na kapasok sa ranking. Kasi yung 10, wala na yun. Zero ka. Zero ka. Yan. Ano ba yung mga bagay na kailangan tandaan sa ranking? Una, demo. Prepare your documents. Prepare your documents. Magpe-prepare ka ng documents mo. And importante din yung experience, di ba? So, zero experience ako. Zero experience sila, pero yun, sinerte sila. Kasi sa ibang bagay, matataas yung points nila. Ano ba, meron silang ano, training. Inaano mo na, before pa, parang nilalagyan mo na ng score kung anong, para makakuha ka ng 70 sa taas. So, iyano mo na zero ka sa experience. So, dapat sa ibang aspect, tumaas ka. Ayan, education dapat cum laude. Ay, Diyos ko, paano kung hindi? Paano kung hindi? Ako nga hindi. Meron namang chance. Ito ay. Meron namang chance. Pero syempre, yung ranking, meron yung mga schedule depende yan sa ano, sa division office ninyo. Yan dapat mahilig ka din makibalita, makichismis sa mga schedule, ganyan. Siyempre, chika mo, dapat may magchichika sa'yo kung ano yung schedule ng APT or ng English Proficiency Test. Kasi kahit yung phone number mo na dun sa letter o na dun sa PDS mo, hindi mo yung tatawag. Hindi naman sila mag-effort, my God. Hindi ka nila tatawagan, kaya dapat ikaw mismo, alam mo, nag-follow up ka din. Tapos as an applicant, you should always ask. Tapos ikaw yung mag-effort kasi applicant ka. Interview. What about interview sa Aaron? Ano ba yung tinatanong usually sa interview? Anong tanong sa ako? Paano i-handle ang ano? Paano i-handle ang isang, mga customer management actually ang mga katanungan. Pero paano naman yung wala kang experience, diba? Mahirap din mag-una. Sayang ng points. Sayang ng points kung wala kang experience. So, tatanungin naman ng interviewer kung meron kang experience or wala. Kasi sometimes, kung wala kang experience, yung mga tanong sa'yo is more on your strategies in teaching according to what you learn from college. Or ano ba yan? Sa yung practice teaching. Doon sila magbe-base. Or in my experience, since yung working experience ko is sa call center, nagtanong sila ng nagtanong about call center. Tapos kung paano mara-relate yung trabaho ng call center sa teaching. And magdamit ng naayon sa kasi ako na-exist na experience ko. Ano yung ginawa sa'yo? Ano yung interview naman? Binash ako nung I know kasi dito. Yun, magdamit ng maayos yung hindi labas yung TV. Yung walang labas naman, skin. Yung walang labas yung ganito. Sa mga members ng LGBT, although proud naman tayo na members tayo ng LGBT, manamit pa rin ng maayos. Kasi, I remember. Dress like a man. I remember na may pinauwi sa amin. Sa, dress ano, like dahil naka-heels siya. Naka-heels. Lalad na, may mga interview. Iba-iba. Pag nataon sa imong sa'yo yung interviewer na talagang ano sila, titingnan ka mula ulo hanggang paa. Sabi ko sa interview, do you think? Talagang affected na yung judgment nila sometimes. Mm-hmm. Ako noon talagang naloko ako noon kasi talagang inano nila yung suot ko. Damit mo. Although ano siya, mahaba. Mahaba yung damit ko pero meron siya ditong butas. Tatlong butas. Kasi nagre-reflect na sa damit yung personality. Pero and then hindi pa tapos yung exam, 'di ba? Kasi after ng EPT, after kasi ng EPT, after ng LET, meron pang EPT. EPT meaning English Proficiency Test. Marami nang online exam tama sa review. Oo. Mag-exam ka sa online. IELTS, TOEFL, pero EPT pa din yung pinakaligal sa ranking. Pero may mga questions na nakukuha ka daw, pero wala din math. So importante yung English proficiency sa mga teachers. Kahit Filipino major ka, kailangan mo English proficiency.